Plaka, pamana ng lahi, arte, kultura at iba pa. Dangal ng pagkatao na dapat makilala. Ang pagka-Filipino ay di dapat mabura. Lingunin, usisain, lingapin, pagyamanin, may mabuti't magaling na dapat kilalanin. Sa himig at sa tinig, sa tula at sa awit, may lahi at may bansa na dapat dumakila. Halina po, halina. Makinig na tayo ng Plaka. Magandang gabi po. Ako po si Michael M. Corosa ng Ateneo de Manila. Dalawang oras na mahigit tayong makikinig ng Plaka. Ngayong ika-23 ng Oktubre, 2021. Sa umaga'y walang tingkad ni pabango, sa tabi ng bakod, waring nakatungo. Maputla ang pisngi kahit samyuin mo, dalagang ayaw nang sumagot sa iyo. Waring nahihiya sa mata ng araw, sawi palibhasa dahil sa sintahan, ni hindi man lamang ngumiti sa buhay at sa mga tao'y ayaw nang sumilay. Ang pungay ng kanyang matang mahiwaga sa lungkot ng gabi buong natiwala. Sawing binibining ang tingi sa lupa, tila binibilang ang patak ng luha. Kung umagay waring laging nananangis, dahilan sa kanyang nasawing pag-ibig, ni bango at ganday, wala kang masilip at sa tabing bakod doon nakahilig. Ngunit paggabi na, humahalimuyak, nagbabangon mandit sa kalumalakad, pinababanguhan ang buong magdamag at ang puso natin ay kinakausap. Ipinagtatanong ang sintang nawala, kailan daw niya mababakas kaya? Sa bango ng labi na nagsasalita, buong isang nayoy na mamalikmata. Kaluluwa waring nagpalutang-lutang sa loob ng ating ulilang bakuran. Hanapin ang samyot, hindi matagpuan. Hagkan mo ang bangot, mahahagka naman. Sino bang dalaga ang sa tuwing gabi? Binubusan tayo ng bangot pagkasi. Nahan kaya iyang mutyang binibini na papabalita sa dilag na iwi? May isang dalaga sa inyong bakuran, naligo sa bango dahil sa tipanan. Hinating gabi na'y wala pa ang hirang, at ito'y ang dama de noche kung turan. Isang gabing itong buwan ay kabilugan. Sa bintana, ikaw kiliw ay nakadungaw. Sa hardin mo'y buong puso'ng pinagmamasdan. Ang lahat mong maganda at mabangong halaman, ako naman ang tangi kong pinagkukuhan ay dama de noche sakdali na. Sa gabing tahimik, ako ay tanglawan. Dama de noche.
sa aking puso'y kumakaway sa pagliya. Dilim, ikaw ang tanging hinahanap. Buhay, huwag nang maging ulap. Dama de noche, sa buhay ikaw ang lunas. Tanging ikaw ang nagbibigay buhay dito sa puso kong nangangarap. Mamahalin kita ng wagas. Dama de noche, sa buhay ikaw ang lunas. Tanging ikaw ang nagbibigay buhay dito sa puso kong nangangarap. Mamahalin kita wagas. Dama de Noche, isang komposisyon ni G.B. Nimmerman at niletrahan ni R.P. Ansures sa pagkakasaplaka ni Rick Manrique Jr. At mga kaibigan, yung tulang binigkas ko sa bungad ng ating palatuntunan ay tulang inakda ng makatang Jose Corazon de Jesus. Iniangkop ko sa awit na ito, parehong Dama de Noche. Doon sa tula ay nagbigay ng konting istorya kung sino ba itong mutya na ito na kapag gabi ay napakabangunan, nagsasabog ng halimuyak para sa lahat. Mga kaibigan, muli magandang gabi po sa inyo. At ngayong gabi po ay gagawin natin, tutugunan natin, pauunlakan natin yung ilang mga kahilingang awit ng ating mga masugid na mga tagapakinig. At kaya po, yun ay naitala ni Ginang Corosa. At kaya po ngayong gabi ay sisikapin natin mapaunlakan nga ang mga kahilingang awit na iyan. At yung ibang mga hihiling ay maghihintay po tayo ng konti dahil kung minsan kapag wala sa aking file pa na itinanay sa ayos ay hindi natin agad mapagbibigyan. Pero kung sakali namang naririto at madali naman nating mahagilap doon sa ating file, ay madali po naman nating mapatutugtog. At siyempre mga kaibigan, ay hindi naman natin pwedeng hindi na tawagin pa ang ating mga katuwang sa pakikinig ng plaka. Napahaba na ang aking intro. Pero narito mga kaibigan, ang ating mga palagiang katuwang sa pakikinig ng plaka. Unahin natin siyempre ang ating inang guro, tagapagtaguyod ng kababaihan at ng mabuhay singers at ng lahat ng maganda sa kulturang Filipino. Mga kaibigan, narito po si Ginang Sonia Rocco. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana kayo ay kasing saya ko nung napakinggan ko ang una nating tugtugin na si Rick Manrique Jr. Ang ganda-ganda ng awit niya ng Dama de Noche. Meron akong Dama de Noche dito sa bahay at gabi lang talaga sila humahalimuyak. Maaamoy mo pagka nandyan na yung mga bulaklak. Napakagbango. Kaya siguro handa ho tayong lahat makinig kahit na mag-overtime ng konti, basta maging masaya tayo.
Yun. Salamat, yun ang Sonia Rocco. Parang minsan dapat makapamasyal kami dyan ng gabi at ng masamyo namin ang inyong dama de noche. Oh, hindi ko nga alam kung yung dama de dia, kumabango din. Kasi meron silang binibenta. Ito, ito dama de dia. Pero yung dama de noche, siguradong mabango yan. Sige po. Salamat po. At ngayon mga kaibigan, narito naman po ang ating mahal na idolong profesor, si Professor Felipe Mendoza de Leon Jr. Sir June. Nakamute kayo, Sir June. Nakamute po kayo, Sir June. Teka, Sir June, nakamute po kayo. Sorry, nakamute pala. Ulitin ko magandang gabi sa mga kaplaka. At marami tayong marinig na awitin Pilipino ngayong gabi. Nakapapawi ng agam-agam, nakapagpapanatag ng kalooban. Bumibilis at mas humuhusay ang trabaho pag may kasali ng musika. Mas mabilis makaanawa kapag nag-aaral, nakapagpapaganda ng disposisyon. Pinagkakaisa ang mga damdamin, pati mga tibok ng puso ay nagiging isa ang pintig. Sa gabing ito ay aayon ang ating plaka sa inyong mga kahilingan. Kaya't ihanda nyo na ang ibig nyo iparinig sa inyo ng kaplakang Michael. Magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po, Sir June. At ngayon mga kaibigan, narito po siyempre ang ating mahal na punong guro ng Santo Niño National High School sa Lungsod, Marikina, si Dinang Janet Jabcorosa. Magandang gabi mga mahal naming kaplaka at nakakatuwa at ito na naman po ang ating programa na sana ay magdulot sa inyo ng kakaibang sigla at kakaibang pag-asa dahil na rin sa magagandang musikang Pilipino na inihanda sa atin ngayon ni Ginoong Michael Corosa. At syempre magandang gabi rin sa aking mga kaplaka dito sa plaka kay Sir June at kay Ma'am Sonia. Magandang gabi po sa inyo. At nandito po kapiling natin ngayon ang ating mga mahal na kaplaka na talaga namang hindi nakakalimot na tuwing Sabado ay talagang nandito sila sa atin. Siyempre tawagin ko na ang grupo ng mga taga-Tanyong High School sa pangunguna ni Ma'am Gina Clarissa, ang kanilang assistant school principal. Hello po sa iyo, Ma'am Gina. Siyempre alam ko nandyan din nakikinig ang kanilang mismong punong guro, si Ginoong Antonio Andres. Hi Sir Tony, magandang gabi po sa inyo. At nandito po nangunguna rin sa listahan ng mga kaplakang mahal. Sige nang Sunny Sablayan, ang department head ng Pilipino. Siyempre kasama sina Miss Maylene Biray, Miss Heidi Melgaso, Miss Apet Fermi at si Ginoong Marlon Cuenco. Napakasipag na DRRM coordinator. At may katapat na DRRM coordinator yan si Sir Marlon na nasa Santo Niño National High School naman. Hello kay Sir Sherwin at kanyang buong pamilya. Ang kanyang mahal na ina, si Ginang Patria. Hello po, Ma'am Patria. At ang kanyang magandang misis na si Maylene, kasama ang kanilang anak na si Seth. So buong pamilya po sila na nakikinig dito sa programa natin. At dito sa chat box, nakita ko na si Ate Teresa Jab Bacaraig ng General Trias Cavite, kapiling si Kuya Efren, si Melanie, si JR at si Sofia na nagdiwang ng kanyang unang buwan ng pagkakapanganak, October 25. So happy birthday, 1 month sari ni Sofia. At andito rin si Kuya Junho, si Kuya Hoben Jab ng Nasugbu, Batangas. At mamaya siguro hahabol si Kuya Jun Jab ng Batangas din. No? Yan. Siyempre si Kuya Hoben ay nasa Punta Fego, kapiling si Ate Charito. At si Kuya Jun ay nasa Nasugbu, kapiling si Ate Charito, si Kuya Hoben, kay Ate Esther at kay Jonathan. Ayan, magkasama sila dyan. So mamaya po, babatiin pa natin ang ating mga kaibigan na hahabol pa dito sa atin sa plaka. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat. Magandang gabi po muli sa inyong lahat, mahal naming mga tagapakinig. At sana nga po'y maibigan ninyo ang mga awit na ating itatampok ngayon ng marami ay mga bilang pagpapaunlak sa ating mga masugid na tagapakinig. Pero itong si King Phil Reyes, Sir June, Tita Sonia at Ginang Corosa, nagbahagi siya. Sabi niya, magandang gabi po. Fulfilled another assignment. Viewed and enjoyed the episode on Diomedes Maturan. Because of PTI, I was not able to participate in the live chat. With your kind indulgence, pahabol ko lang pwede po. Ako po'y pinanganak at lumaki sa lugar kung saan nakatira dati si Ginoong Maturan.
malapit sa boundary po ng lungsod ng Maynila at Makati. O yan, sayang nga kasi King Phil, hindi ka pa namin nakatagapakinig ng panahon na yon na itinampok namin yung episode na yon tungkol kay Diomedes Maturan. Eh sige, mabuti naman at nababalikan mo. Yun nga ang sinasabi natin sa ating mga tagapakinig. Pag meron po kasi kayong episode na hindi napanood, ay pwedeng balikan sa balikan YouTube. Sa YouTube po ninyo babalikan. Nahanapin nyo lang po talaga ay ang plaka. I-type nyo lang talaga yung P-L-A-K-A. Plaka. Yan lang po. At lalabas naman. At pag nakita nyo yung YouTube channel mismo namin, eh pindutin nyo lang yung videos. Lalabas naman yung lahat ng videos na nagawa namin mula pa noong August, noong unang Sabado ng Agosto 2020. Nandun po yun. Ha? So, pwedeng-pwede nyo balikan. Bakit sa YouTube? Kasi po sa Facebook may copyright issue sila at minsan, madalas pala, hindi minsan, muted yung mga musika. Ang naiiwan yung aming usapan. pero yung mga kanta, mute, wala. Talagang wala kang maririnig. Pag sinabi, pag sinimulan ko patutugtugin yung kanta, biglang wala kang maririnig pag sa Facebook. Pero pag sa YouTube, buo naman po yung lahat ng music. Pero nakita mo yung ano, nakita mo yung komentaryo ni Lilet? Rick Manrique ka agad. Oh, Rick Manrique agad kasi nga Lilet, wala tayo Rick Manrique nung nakaraan eh. Pambungad talaga Miss Lilet, para sa iyo 'yan. Oo, para sa iyo 'yan. At para pagbigyan yung humihiling ng prinsesa ng kumintang, eh ang magandang-magandang version na meron ako niyan, merong ilang nagsaplaka niyan eh, pero siyempre, ang magandang-magandang version na yan ng kantang yan ay kay Rick Manrique Jr. pa rin. Kaya, Lilet, eto na, muli. Na. Para sa humiling ng prinsesa ng kumintang at iniaalay daw nila ito sa kanilang, si ano yata ito, si Mandy Matthew, ito eh, para sa kanilang Lola Remedios ay naririto ang version ni Rick Manrique ng prinsesa ng kumintang. Pero hindi ganda mo hirang prinsesa ng kumintang sa alaala ko ay di ka mapaparam sa kalungkutan ko. Pagsintay langit ko prinsesa ng kumintang sa kalungkutan ko. Tanglaw ka ng aking buhay, ang iyong pagsintay langit ko prinsesa ng yun po ang prinsesa ng kumintang na ganda. Pero Sir Jun, hindi kumintang yan, dansa yan.
Sabi lang yung kanta lang, prinsesa ng kumintang, pero yung anyo nung awit na yan ay isang dansa. Mm-hmm. Pero yung sikat na sikat mga ano, sikat na sikat yun sa mga grupo ng mga banda sa Pilipinas, lalo na sa bandang Nueva Ecija, Bulacan, yan. Sikat na sikat yan. Ito yung mga brass band. Yung prinsesa ng kumintang. Oh, yan. Gusto ko sila yan. Yung keyboard kamino na yan. Mm-hmm. Talaga. Oo. Yan. Pero yung hindi kaya ibig sabihin ng kumintang ano, lugar or something, not the kind of music. Oh, it's a kind of music. Pero lugar din yan sa Batangas eh. Merong kumintang na taas, kumintang na mababa sa Batangas. Dalawang town yun sa Batangas eh. Mm. Kumintang itaas, kumintang ibaba. Yun, sa Batangas. Pero totoo ba sir, bilang anyo ng awit yung kumintang ay may kinalaman sa parang awit ng pakidigma o digmaan? Maari, pero mahirap sabihin eh, sapagkat ang kumintang ay naging pinaka, ano yan, sa lahat ng awitin natin, sa lahat ng anyo ay pinaka palaisipan. Ang mga topic niya ay palaisipan, kagaya ng mutya ng Pasig. Pinag-iisip tayo kung saan, ano ba nangyari sa Pasig? O, ganyan ang kumintang eh. Yan ang pinaka-reflective sa lahat ng anyo natin. Yung kumintang. Yung kumintang, oo. Yung kumintang talaga at hindi itong dansa na ito. Dansa ito eh. Ay, hindi yan, hindi yan. Oh, hindi ito. Mutya ng Pasig, ganyan ang halimbawa. Yung mutya ng Pasig ang halimbawa. Oh, kumintang yun. Oh. Magandang halimbawa ng kumintang. Pero ito talaga ay isang dansa na komposisyon ni Buen Camino. Francisco ba siya? Francisco Buen Camino? Palagay ko hindi. Parang folk yan eh. Oh. Ah, baka areglo lang ni Francisco. Areglo lang yan, areglo. Mm-hmm. Pero sa mga plaka kasi nakalagay, yung siya, F. Buen Camino. Hindi, hindi. O yan, si Jose, si Kapepe Oliveros, nagbahagi ng ideya. Sabi niya, kumintang ilaya at kumintang ibaba, dalawang barangay sa lusod ng Batangas. Ang prinsesa ng kumintang ay ang unofficial anthem ng probinsya ng Batangas. Ito, pero sana, sana totoong kumintang ang maging anthem ng Batangas. Yung totoong kumintang, hindi dansa. Ang dansa kasi may mas central Luzon yun eh. Yung dansa. Oo. Dansa kasi talaga yung anyo nitong dansa kasi. Kantang ito. Mm-hmm. Pero maganda naman, maganda naman. May isang anyo ng, may isang kumintang na, isang kumintang na ipinakanta sa akin eh. Sa UP. Sa UP. Sa proyekto ng UP. Isang lumang kumintang talaga. Minsan, pwede natin ipatugtog. Pero ang hirap kantahin ng kumintang na yun, ha? Sobrang nahirapan ako. Pero ito nga, mas madaling kantahin to. Love song talaga ito. Dansa to eh, dansa. Nasabi ni Joel Malabanan, ni Professor Joel Malabanan ng Philippine Normal University, siyang unang natutuhan niyang tugtugin sa gitara. Okay. Ay tama naman si Teodoro Ramos. Maraming pinanggaling ng mga salita at hindi lang nalilimitan sa ating pagkakaalam at pagkakatuto. Alam mo yan ang usapan namin kanina ni Sir Jun eh. O na, ang pinakamagandang alam mong marunong ka kapag alam mong marami kang hindi pa alam. kaysa yung kapag parang ang dati kayo, alam na alam mo ang lahat. Dapat ay mas mainam kung marami alam mo na marami ka pang hindi alam. Totoo yan. Talaga yon, ha? Yung natin kanina. Oh, Ginang Corosa, marami kang mga ilang babatiin pa at pahala. Oo, batiin natin na isang magandang umaga sa mula sa New York ang ating mahal na kaplaka, si Jimbo. Magandang umaga sa iyo diyan sa New York, Jimbo. At syempre sa Belgium naman ay nandoon si Tina. Miss Tina sa Luciano, Swarte Bros. Hello. At andito rin kapiling natin si Professor Aurora Batnag at si Professor Ay Narvaez. Congratulations, Miss Ay Narvaez. Nakaraos na. Sigurado namang with flying colors yan. Siyempre, andito rin si Miss Lucing Fabra. Ayan. Si Miss Molina ng Marikina Science High School. Hello, Miss Molina. Sino pa ba? Si Miss Edlyn ng Chan ng Santa Cruz, Laguna. Ayan. Gonzalo Malihan. Ayan. Gandang gabi po sa inyong lahat. Si Ginoong Junisha Seria ay nandito din. Ayan. Siyempre, si Miss Lilet nandyan, no? Mars Carabio. Magandang gabi daw po, Prof. De Leon at sa lahat daw sa atin dito. Magandang gabi. Magandang gabi.
Si Jonaf, di ba si Jonaf Del Fierro? Oo, nako, yan magaling na mga awit yan at musical arranger at trainer, conductor. Arranger, musical arranger. Arranger, oo. Oo, si Jonaf tumulong to sa akin noon sa Taguig, yung choir doon, ng estudyante namin. At kasama niya rin dito, kasama niya rin si Alex Bitin, nandito rin. Oo, si Alex. Hello, Alex. Oo. At narito rin, nakita ko Ginang Corosa, si prinsipe ng Kundiman sa Timpalak noon, si Nolito Cabaylo Gregorio. Oo, magandang gabi sa iyo, syempre. Si at dyan si, syempre nandiyan si Mami Ray. Ray Lucero, ng Mabuhay Singers, nakikinig sa atin. Ma'am Nicolas, yeah. Hi Ma'am Nicolas. Ay, belated happy birthday kay Ma'am Maria Nicolas. Kahapon ay nagdiwang siya ng kanyang kaarawan. Magandog naman tayo ngayon ng ating awit pa at isang kahilingan to. Pero parang wala siya ngayon, hindi ko pa nakikita ang nagko-komentaryo man lamang sa ating chat box. Kaklasiko to ng high school Hiniling niya at naitala ni Ginang Corosa. Kung maaari daw ay patugtugin natin ang Ikaw ang Mahal Ko. Maraming version nito. Pinili ko na lang ang pinakamagandang version para sa akin na ang nagsaplaka ay ang Mabuhay Singers. Narito ang Ikaw ang Mahal Ko. Ikaw ang mahal ko, ikaw ang mahal kong tunay na tunay. Ang laging panaginip ko'y tanging ikaw. Ngunit ang totoo, madalas mapakalinlangan ang puso kong tapat sa pagsintang di mo alam. Ang pag-ibig kong lubusan kay hirap maunawaan. Ang puso ko na may sumpang dalisay laging lumakas kahit sa puso kong tapat sa pagsintang di mo alam. Pag-inip ko'y tanging ikaw. Ngunit ang totoo, madalas mong mapakalinlangan ang puso kong tapat sa pagsintang di mo alam. Ang pag-ibig kong lubusan kay hirap maunawaan. Ang puso ko na may sumpang dalisay laging lakas tapat sa pagsintang di mo alam. Ang pag-ibig kong lubusan kay hirap maunawaan. Ang puso ko na may sumpang dalisay laging wakas kahit mapagbintangan. Ikaw ang mahal ko, ikaw ang mahal kong tunay na tunay. Puso kong tapat sa pagsintang di mo alam. La 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 di mo alam. Masaya. Masaya. Ito lang batiin yung pinalita ko sa mga pinalita ko kasi sa mga estudyante ko kanina, nandito tayo sa plaka ngayon. Nandiyan si isa estudyante ko, nandiyan si Father Mars Carabio ng Independiente. Iglesia Filipina Independiente. Father Mars, nandiyan. Magandang gabi po. Pari pala si Father. Ayan niya, nag-commentary sa si Father. Ayan, Mars Carabio. Father Mars. Ngayon na lang, nag-classic kami eh. Sabi niya, wow, ikaw ang mahal ko. During my seminary time, lagi na itong kinakanta sa seminaryo, seminary choral.
Ako din ang guitarist that time. Oh, no. Guitarista pala si Father Mars, hindi ko alam. Oo, okay naman 'yan. May talent pala sir na kailangang may tanghal niya doon sa klase niyo. Oo, sige. Ngayong Pasko. Mm-hmm. Eh sabi ni Nicole Moraga Neri, eh maganda raw, napakaganda ng kanta. Itong si Joel Malabanan, ay siyempre dahil sikat ang kantang ito, ginawa ng verso ng Asin. Maraming version nito. Ay maraming gagawa ng verso nito, pero yeah, si Pilita. Pero lumang. Oh, si Pilita. Napatugtog na natin yung version ni Pilita rito. At yung Narjun, ito si sabi niya, good evening. Alam ko may program din po kayo sa Radyo AM Ban. Ano pong, alam mo, nung araw, parang nung araw eh, ano? parang antagal-tagal. Mula pa noong 2006 pa ay nasa radyo naman kami talaga. Una sa FM 'yon. Doon sa DWBR 104.3 FM. Doon ang Harana ng Puso. Tapos yung plaka, itong programang itong pinakikinggan ninyo ngayon, yung plaka ay nag-umpisa 2016 naman sa doon din sa DWBR 104.3 FM. Pero nung nagpalit ng administrasyon ang Philippine Broadcasting Service, mula sa FM ay dinala kami sa AM. Kaya napunta kami sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 2. Dos. Anong frequency nga? Hindi ko na maalala yung frequency ng Radyo Pilipinas 2. 891. 891. 891. Yung Radyo Pilipinas 2 na yon. Pero ngayon kasi hindi kami nagpo-programa dahil sa radyo mismo. Kaya online na, pinili namin na mag-online. Pero plaka pa lang, hindi pa namin na ibabalik ang Harana ng Puso kasi nga mas mahirap gawin yun. At least yung plaka, nagpapatugtog lang talaga kami ng plaka. Pero yung Harana ng Puso kasi, kumakanta sabay ang live singing yun. Oo, ang Mabuhay Singers. Tapos yung mga panauhin na sa pagtugtog sa gitara ni Eddie Suarez kasama sina Jimmy Salonga. Eh ang problema mo nun, ang hirap magkasabay-sabay pagka ganitong online na live eh. Kailangan hindi makakanta ng happy birthday na sabay-sabay. Oo nga, pag kumakanta nga kami ng happy birthday, tutugtog si Sergio De Leon ng piano, hindi kami magkasabay-sabay. Parang sahi na ba ng signal o ano, hindi namin malaman, parang hindi magtagpo yung hindi kami magkatagpo-tagpo. Kaya ang hirap gawin ng ganong programa namin. Kaya ano man, kung bumababa na ang alert level sa atin dito, malay nyo, ay baka biglang maging wala na talaga ang lahat at matapos na ang pandemya. Aba, edi, kaya ganda-gandang mangyari na makapag-programa na ulit kami. Yung live. O, at sama-sama. Diba? Pwede natin gawin yan. Si Susan Marcaida, sinusubaybayan ng namayapang tatay na daw niya ang Harana ng Puso. Oo naman. Salamat ha, salamat sa inyo. O ayan. May humihiling ng pangalan ng isang babae nung nakaraang linggo ng Proven Tagalog ang ating pinatutugtog. Ang naihandog ko sa kanya yung Pasing. Ayan. Kaya nakikinig pa si Ate Pasing. Yun na nga ang sasabihin ko, batiin natin ang mga taga-Liliw, Laguna. Si Ate Pasing Monfero, syempre kapiling si Kuya Abe, ang gandang gabi. Mm-hmm. At talagang tuwan-tuwa si Kuya Abe nang binati natin siya kasi nagdiwang siya ng kanyang kaarawan ng isang Sabado. Mm-hmm. Kaya parang sikat daw bigla na naman siya nung gabing yun. Kapag tuwing binabati siya, ay feeling sikat si Kuya Abe. Binabati sikat namin ngayon. Kaya sikat na sikat ka, Kuya Abe. Kuya Abe. Oh. At tumulita kayo sa Mahayhay. Andun si Tita Juliana Medina. Oo at nga. Si Noemi ay nakikinig din, no? Batiin na si lang natin Anin, si Ate Anin, siguro. At saka si Tita Tekla, Lola Tekla. At itong mga kaibigan natin sa Patero, si Blanquita Dumagat ng Pateros Technological College at si Ma'am Gina Villaverde, ang Department Head ng Math ng Maria Concepcion Cruz High School. Magandang gabi sa inyo. Ito ngayon. Ihandog natin ito. Ang hinihiling niya talaga ay Nena. O narito na si Nena. Si Nena. Ay para Nena. Kay Aling Nena. Isang komposisyon ni G.B. Nimmerman pa rin. Narito. Ay Nena. Si Ruben Tagalog kasama ang harmonists na sina
Ading Fernando at Ben Torres. Sa puso ko ay bumukal ang pag-ibig na tunay. Ligaya ng puso ko'y nasa sa'yo lamang. Sino ang tatawagin sa sakit kahirapan kung di ikaw lamang ay lakunin ng aking sa akin. Ay, nena, giliw ako'y papanaw. Ay, naku, nena, ay, naku, nena, ng aking Sir, anong anyo ng awit yun? Dansa pa rin ba? Si Heber Bartolome, meron din siyang composition ang pamagat ay Nena. Ay, iba yun. Oo. Iba yun. Alam natin yung Nena. Ibang Nena yun. Oo, alam natin yung Nena na yun. At siyempre, dekada 70 naman na lumabas yung awit na yun. Ibang-iba sa sinasabi ng awit na ito. Pero, iba na yun. At kahit na yung itong ating makata, si Jess Santiago, si Jess Jesus Manuel Santiago. Okay. Meron din siya yung Halina, tapos may nena rin yata binanggit ko. No? Paano ba? Parang meron. Yung nena na yun. Hindi na mukhang neneng. Ginang Corosa, may mga pagbati. Oo, batiin naman natin ngayon si Dwight Lee Reyes, no? Ito, lagi na rin natin itong kapiling, no? Sa plaka. Si Aldrin Gulapa, Daniel Garcia, Erica Amador, magandang gabi po. Si Menelea Dave ng Santa Cruz, Laguna. At meron tayong taga-Lumban din dito, no? Si Aldrin Matienzo Valenzuela ng Lumban, Laguna. Nadadagdagan ng mga taga-Laguna. Siyempre, si Kuya Jun naman ay nasa Batangas. At humihiling siya ng isa pagkat ikaw ay akin. Nagunoong Ricardo Jao.
Ganon, yes, sapagkat ikaw ay akin. O yan, tingnan natin kung nandito pang yan. Mapapagbigyan ka agad, ha? At syempre, mula sa Tanyong, si Princess Nani, from Tanyong High School, magandang gabi sa iyo, Miss Princess. At syempre, si Kuya Ronnie Dalumpines at Ate Shirley Dalumpines. At hello din kay Miss Mary Ann Fernandez at kay Song Manse. Magandang gabi po. Magandang magandang gabi sa inyo. Ayan. Mm-hmm. Yan, ako. Eh, pagbigyan naman natin ngayon, yala yamang narinig na natin si Nena, eh, punta tayo kay Neneng. Oh. May humihiling ng, actually, babanggitin si Neneng sa kanta ni Alfred La Rosa na Sinisinta Kita. Ito yung mas naunang pagsasaplaka ng Sinisinta Kita. 1953-54 ang plaka na ito sa Villar Records ni Alfred La Rosa, PD to PD. Sinisinta Kita. Bungang sintay ulilahi, sino pa kayang tatawagin kung hindi si Neneng Kumbilin? Naku, kay layo sa piling, malayo man malapit din, pilit ko rin mararating. Huwag lamang masabi mo, di kita ginigilin. Ginigilin kitang tunay, alaala gabi, araw at di nga mapalagay, lagi nang giniginaw. Sinisinta kita, di ka kumikibo, akala mo yata ako'y nagbibiro. Saksi ko ang langit, sampu ng kanduro, kung di kita sinta, puputok ang puso. Kayang tatawagin kung hindi si Neneng Kumbilin? Naku, kay layo sa piling, malayo man malapit din, pilit ko rin mararating. Huwag lamang masabi mo, di kita ginigilin. Ginigilil kitang tunay, alaala gabi, araw at di na mapalagay, lagi nang giniginaw. Sinisinta kita, di ka kumikibo, akala mo yata ako'y nagbibiro. Saksi ko ang langit, sampu ng kanduro, kung di kita sinta, ay nene. Puputok ang puso. Yun na. Yung lugar na yun, yan talagang pandango. Yan talagang pandango. Oo. Ah, yun. Yun yung tempo ng pandango. Oo, tempo ng pandango. Ah, oh, sir. Kaya pala yung sa pandangguan ba ganun din ta 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 ta. So yun pala, so nasa Sinisinta Kita pala ang isang halimbawang bahagi ng pandango talaga, no? Yung pambungad, sir, eh, parang bala silang eh. Balse. Balse lang. Oh, balse. Oh, tapos biglang yung bahagi na Sinisinta Kita, di ka kumiyo. Yun. Masaya. Ano to? Dami, sinabi dito mahaba si Teodoro Ramos. Ginakurosa, basahin mo nga. Ano sabi? O yan, katulad daw sa Sinisinta Kita, ano kaya ang edad ng neneng?
sa ibang lugar daw ang neneng ay tumutukoy sa isang nagsisimula pa lang ng pagkadalaga. Iba naman ang batang babae, may kasabihan daw na neneng ka pa, wala ka pang kamuwangan sa pag-ibig. Well, mine. Laging, pero kami laging, dito, nene, pero may edad na. Si Matilde Fabros. Meron po, nene, Pimentel, di ba? Si nene, Pimentel, nene. Eh, yun nga, baba, lalaki nga yun, eh, nene. No? Nene, pero, lalaki, pero nene, no? Yung ating mga baby, sa'yo. Mga baby na 92 years old. Yung ate ko, Teresa siya, pero nene ang tawag talaga sa kanya. Term of endearment. Term of endearment. Term of endearment naman talaga, ne. So, pwedeng talagang tukuyin na nene na bata, pero pwede namang kahit matanda na. Oo, lalaki o babae. Nasa kalaki na ng edad, o nene naman talaga. Pero ako, laging, ang laging ginagawa ko doon, yung nene, tinatapat ko sa nanay. Kasi yung totoy, tinatapat ko naman sa tatay. Alright. Parang magkalapit na magkalapit yung tunog ng nene, nanay, totoy, tatay. Totoy, tatay. Nagpalit lang ng patinig, nag-iba na ang kahulugan. Yung bata ay naging matanda at pwede nang magkaanak, di ba? Mm. Tanong ni Kuya Hobe, no, bakit daw PD? PD, public domain. Folk song. Sa halip ko sabihin, folk song ay public domain siya. Hindi na talaga alam ang kompositor. Pagka PD, hindi na alam ang kompositor. Ibig sabihin. At kaya naging awit na siya ng bayan na hindi na alam talaga ang kompositor. Ngayon, maraming nagiging PD kahit hindi naman talaga PD. Kasi minsan, hindi talaga sinasaliksi kung sino ang kompositor. Parang minsan, lalo na yung mga pamaskong awit. Nako, yan nga lagi sinasabi ko. Gaya nung tanong ko nung nakaraang linggo, di ba? Ano yung isa sikat na sikat na kanta ni Ruben Tagalog? Eh, walang makatukoy ng sa may bahay ang aming bati. Gan, kantang likha ni Ruben Tagalog. Pero ngayon, pag nakita mo, may mga nag-record na nakalagay, PD, folk melody, PD. Folk song. Eh, kay Ruben Tagalog yung awit na yun eh. O, pag malapit na Pasko, tutugtugin natin yun, ha? O, Ginong Corosa. Marami na may apat na dito na nagre-request ng... Ay, pakisulat mo. Pakisulat ito mo. Ito na, nandito na. Nakasulat na. Nulito, si ano? Yung Bulalakaw ni Rick Manrique sa ibang pagkakataon natin patutugtugin yan. Maganda yan yung bula. Alam mo bang ang mas original na kumanta ng Bulalakaw ay si Ruben Tagalog? Pwede natin pagpatutugin pareho yun. Naunang i-record ni Ruben Tagalog ang Bulalakaw bago pa si Rick Manrique Jr. Patutugtugin natin pareho yung version ni Ruben Tagalog at saka ni Rick Manrique Jr. Oo. Actually, version ni Mike ng Bulalakaw. Oh. Doon ko na dinig yung version ng Bulalakaw. Oh, yun. Unang narinig ni Ginang Corosa kasi yung Bulalakaw na ako kumanta. Parang nagustuhan niya. Salamat po. Pwede bang ulitin? Pwede bang ulitin? Wala po ngayon ako sana, sir, eh. Medyo inuubo ako eh. Oh, ano daw ang ano diyan? Sir June, ano ang therapy diyan? Sa minamalat. Vulcanization. Vulcanization. Pa-vulcanize na yan. Oh, ayan, narinig natin ng sinisinta kita. O, sabi ni Blanquita, dumagat eh. Tamda daw ng pagiging bunso sa pamilya si Nene. Kaya ikaw pa pala ay Nene. Oo. Nene ka ba, Ma'am Blanquita? Mm. Ngayon ko lang nalaman ko ay Nene. Oh, ayan. Oh. Eh ngayon, may humihiling din naman. Ito, nako, Silvia Latorre ang hinihiling nito na mukhang hiniling pa nung panahon na tayo ay nagtampok ng mga awit ni Silvia Latorre. Diba? Nung kahilingan ni Teodoro Ramos na itampok nga natin no October 9. Eh, nahiling yata itong awit na ito at hindi natin napagbigyan hanggang nung isang linggo na si Ruben Tagalog ang ating tampok, eh hinihiling pa rin, binabanggit pa rin yung kantang ito. Sabi ko, mahirap yata ang si Ruben Tagalog ang pakantahin ng awit na ito. Oo. Kasi ang pamagat ay Alembong. Naging Alembong si Ruben. Oo. Oo. Eh, narito, sino ba humihiling ng Alembong? Nakasaad yung pangalan dito eh, hindi ko ma... Kung sino man yung ito, si Ruby Dagli ang humihiling ng kantang Alembong. Eh,
patugtugin natin. Narito, isang team song ito sa pelikula na ang naging bida, alam pa si Lita Gutierrez. Kapartner niya si Leroy Salvador sa LVN Pictures. So, mga 1958-59 yata. O narito, mga kaibigan, si Silvia La Torre sa pag-awit ng Alembong. Alembong, Alembong, ang ibig sabihin, pumasok sa puso. Ang isang pag-iliw, Alembong, Alembong, ay isang damdamin na kahit kanino ay dumarating. Pag-ibig ang tanging hanap ng lahat, ligaya na huwag na sanang magwakas. Alembong ay napapansin sa sulyap, sa kilos man lamang ay magpatapat. Alembong, Alembong, ang ibig sabihin, halika, halika, at ako'y ibigin. Alembong, Alembong, mahal ka sa akin, kaya't ang Alembong ay paglalambing. Pag-ibig ang tanging hanap ng lahat, ligaya na huwag na sanang magwakas. Alembong ay napapansin sa sulyap, sa kilos man lamang ay magtatapat. Ang ibig sabihin ay nagpapacharming na upang ibigin, kaya nga ang lakad ay pakendeng-kendeng na upang maakit at siya'y mapansin. Pag-ibig ang tanging hanap ng lahat, ligaya na huwag na sanang mabuwakas. Alembong ay napapansin sa sulyap, sa kilos man lamang ay magtatapat. Alembong, 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 sa kilos man lamang ay magtatapat. Alembong. Saan ba nang galing yung salitang yun? Ayun nga sir, di ko alam. Saan nga bang anong ugat, salita-ugat na Alembong? Saan ang galing yun? Sina, tanungin natin ang mga guru ng wika dito. Ma'am Oji Batnag. Nandiyan si Ma'am Oji Batnag. Dr. Aurora Batnag. Nandiyan, ano? Mm-hmm. Si Professor Aynar Baez. Tinanungin natin. Baka alam ang pinag-ugatan ng salita. Alembong. Oh, pero nakita nyo, yung dating ng Alembong, minsan pagka binabanggit, negatibo eh. Pero dito, sa kantang ito, ay napakaganda ng ginagawa. Kasi sa halip na tingnan sa negatibong paraan, ay positibo ang dating na yung pagiging Alembong ay paraan ng pagpapahiwati. Na kung may hindi maipagtapat na hangarin o damdamin, ay idinadaan sa kilos yung pagtatapat. Diba, ginang Sonia Rocco? Tama. Ibig sabihin ay kahit ang babae ay pwede namang magtapat talaga. Hindi malilimitahan ang pagtatapat sa lalaki. Gender free. Sir, kung minsan na ipapakita ng babae ang pagka-alimong sa giwang ng balakang, no? Dahil sa giwang ng balakang, yung galaw ng balakang, yun nakikita pa minsan. Kembot. Tinatanong ni Lucing Fabra, ang umawit daw ba ng... Oh, yung pinatugtog natin nung nakaraang linggo, Lucing Fabra, ay si Ruben Tagalog. Si Ruben Tagalog yung nagsaplaka ng Pasin. May version niyan, ang Mabuhay Singers. May album pa nga ang Mabuhay Singers ng Pasin. May ginawa silang album, mga kalagitnaan ng dekada 60. Sa plaka nila yan ang version ng Pasin ng Mabuhay Singers.
Sabi ni Aynar Baez, kilos na nang aakit. Yun yung alengko. Oo. So talagang nang aakit talaga. Kilos na nang aakit. Mm-mm. May bulaklak daw na ang tawag ay alembong, sabi ni ganoong Teodoro Ramos. Oo, ayan, sabi nga ni Teodoro Ramos dito. Oo, maliit na, ay, maliliit. Maliliit na kulay ay, mahirap yung kulay, fuchsia eh. Ano? Fuchsia, spell fuchsia. Pwede yung ano na lang. Oo. Pink na lang, pink. Pink na lang. Maraming klaseng pink. Maraming klaseng pink. Oo. Ayan. Oh, Lucy Fabra, si Ruben Tagalog yung kumanta ng Pasing noong nakaraan. Pero kung gusto mo marinig ang Mabuhay Singers, pwede natin patugtugin sa mga susunod na episode natin. Oh. At, ito, at may bumabanggit. At mukhang si Ruby, si Miss Ruby Dagli ang nag-request ng alembong, tuntua siya at maraming salamat daw. Mukhang siya yung nag-request niya na yun. Oo nga, si Ruby nga, nagpasalamat siya. Kaya binanggit ko nga kanina. Napagbigyan na rin kita sa wakas, Ruby. Ha? Oh. Kasi hindi ko maipakanta kay Ruben Tagalog yung alembong nung isang linggo. Eh. Oh. Ganyan, na isa pa. May bumabati mula sa Kapas Tarlac. Oo, at may request nga yan. Maya si Pabengi po. Magandang gabi si po. Si Glenn Hasinto. Harold Manguera. Harold Manguera ang pangalan. Si Harold Manguera. Ng Kapas Tarlac. Oh, nadagdagan ng... Sir? Ano yung hinihiling niya? Ah, wala pa naman. Bumabati pa lang sa atin. Sa bumabati na lang dito. Oh, pero may isa, ding, may isa pa rin taga Kapas Tarlac dito sa atin. Mm. Umihiling ng ang tangi kong pag-ibig. Sige, noong Glenn Jacinto, taga Kapas Tarlac. Sige. Ihanda natin yung ang tangi kong pag-ibig na yan minsan dito. Tignan natin kung maraming version yan. Ako, isa sa pinakapopular na dansa ang tangi kong pag-ibig. Kay Constancio de Guzman, no? Kay Constancio de Guzman. Parang maalaala mo kaya ang tangi kong pag-ibig yan ng dalawa sa napaka-popular na dansa. Dansa, hindi kundi man. Oo. Ang pinaka-popular sa lahat, ang pinaka-popular sa lahat ng dansa ay maalaala mo kaya. Dansa. Yun. Yun. Ay, maalaala mo kaya. Mukhang si Ate Pasing, no, nandito, nagbumati ng magandang gabi. Mukhang nag-recruit ng isa pang taga-Diliw. Hello po kay Rins Mantiens. Ano to, Montiero ng Diliw, Laguna. Magandang gabi po. Montiero. Montiero. O yan. Sige. O si June Bautista, humihiling ng Ikaw Kasi. Sunod natin. Galing sa isang album ni Silvia Latoria. So mula doon sa Alembong, magpunta tayo sa Ikaw Kasi. Request granted pa rin ang pelikula ito. Last, hindi pa. Nung nakaraan linggo pa rin. Anong nakaraan pa? Oh, andyan si ginoong June Bautista. June Bautista, inihiling mo ang Ikaw Kasi. Na napatugtog natin dito, version ng Mabuhay Singers na Ikaw Kasi. Pero ngayon, version talaga ni Silvia. Yung mismong mas naunang version. Ang kay Silvia Latore na Ikaw Kasi. Ikaw kasi nagturo, sundin ang pagsuyo. Kaya naman ang puso ay minahal kang lalo. Ikaw kasi nag-alay ng pagsintang tunay. Nang tayo'y magkawalay ay lumungkot ang buhay. Bakit naman ako pa ang palaging iyong sinisisi? Ikaw kasi madaling makinig sa balitang kasiraang puri. Ikaw kasi, ikaw ngayon ang dapat magsisi. Ikaw kasi nagturo, sundin ang pagsuyo. Kaya naman ang puso ay minahal kang lalo. Ikaw kasi nag-alay ng pagsintang tunay. Nang tayo'y magkawalay ay lumungkot ang buhay. Thank you.
ikaw kasi madaling makinig sa balitang kasiraang puri. Ikaw kasi, ikaw ngayon ang dapat magsisi. Ikaw kasi nagturo, sundin ang pagsuyo. Kaya naman ang puso ay minahal ka lalo. Ikaw kasi nag-alay ng pagsintang tunay. Nang tayo'y magkawalay ay lumungkot ang buhay. Yun. Yun ang ikaw kasi. Oh, di nasiyahan si June Bautista. Oo, ni- salamat nga daw. Di ba may sine yung ikaw kasi? Opo, pelikula rin. At sabi nga ni June Bautista, sa Villa Escudero daw kinunan. Oo, Villa Escudero. Alam na alam niya. Nida Blanca ba yan? Nida Blanca? Nida Blanca. Oh, Nida Blanca po yun. Oh. Yung simbahan. Yung simbahan doon, pink na pink. Yung simbahan doon sa Villa Escudero. Ah, ganon? Pink na pink ba simbahan doon? Oo, simbahan, pink na pink. Oo. Ganda pala ng simbahan doon. Pink na pink. Kalimbahin, di ba, Mama? Oo. Oh. Aurora, Ma'am Oji Batnag, kalimbahin. Oh. Yun yung tawag talaga, kalimbahin, sir. Eh. Oh, kalimbahin. Ginong Corosa, batiin natin si Professor Ruth Edina Mabanglo ng University of Hawaii and Manoa. Ayan. Oh, at Manoa. Ayan, magandang gabi po, Dr. Mabanglo. Oo. Magandang magandang gabi po. At naku, tagahanga rin ni Silvia Latorre. Oo nga, eksakto nga. Tama-tama na. Ngayon ko naalalang i-send yung link eh. Kaya andyan agad siya. Sorry po, analik. Naalala ko kayong bigla eh. Itong si Teodora Kia dito. Alam mo, yung isang hiling mo ang itatampok natin kundiman mamaya. Ayan, si Ma'am Teodora Kia ay retired teacher sa Pateros. Pakihintay niyo po yung inyong hiniling na awit ang siyang itatampok nating tampok na kundiman. Dahil kundiman yung inihiniling niyong awit. Kundiman yung hiniling niyong awit. Eh parang wala si Ate Edith Mudina ngayon. Nako, hindi ko nabigyan ng hiniling. Eh hiniling niya yung awit na ito. Eh patutuloy natin. Anuin muna natin, maya-maya. Ipagpaliba yes. natin kasi may hiniling siyang awit at nakakahiyang hindi natin pagbigyan. Ayan. Eh, eto pa. May humihiling naman, narinig natin ang Silvia Latorre na natural voice. Muli, pakinggan ninyo yung sinabi dito ni Teodoro Ramos tungkol kay Silvia. Eh, si Ibiang lamang, ang tanging soprano na napakaraming na isa plaka gamit ang aral at natural na boses. Okay. Ang iba naman ay nagsapla ka gamit lamang ang kanilang aral na boses. Ay, si Silvia nga ay napakarami ng plaka ni Silvia. Sobrang dami. Hindi lang aral. Hindi lang aral at natural. Meron pa mga kengkoy na boses at parang... Yun. Mga ginanon niya. Oo, yung mga... Pang komedya. Pang novelty. Totoo, yun nga. Eh ngayon, narinig natin siya sa kanyang natural na boses sa Alembong at saka Ikaw Kasi. Eh, pakinggan natin itong humihiling ng awit niya na si Roger Roy Garana ba ito? Garana? Ang hinihiling niya ay Pamaypay ng Maynila. Constancio de Guzman din yan. Constancio de Guzman din. Eh, siyempre dito, ginamit naman ni Silvia Latorre ang kanyang. Pakinggan natin, balitaw. Ha? Balitaw na balitaw. Balitaw. Isang balitaw ni Constancio de Guzman. Balitaw. Yung mga nakikinig sa atin, natandaan niyo yung mga anyo ng awit, ha? Ito hindi kundiman yan. Hindi yan kundiman. Hindi kundiman. Ito ay balitaw. Narito ang Pamaypay ng Maynila. Pamaypay ng Maynila, aking tangan-tangan ang siyang magsasabi ng damdamin niya rin buhay ang bawat mga kilos pagunyat ng pamaypay maibig na sarilin na dapat mong pag-aralan pag ito'y nakatabing sa tapat ng mukha ko panibig na sarilin hiya ang puso ko ngunit pag mamasdan mo sulyap ko
pamaypay ng Maynila, kay sarap na gamitin pangaliw at panglunas sa mainit na damdamin. Bawat simoy ng hangin manino ay manggaling, ang hatid ay pagibig ng puso kong matampuhin. Ng pamaypay. Nasamba pamaypay ko. Pero pamaypay kaya ng Maynila. May pamaypay pa ng Maynila. Ito parang hindi yan pamaypay ng Maynila. Yung kantang yan, yung kantang yan ay talagang napaka-iconic na kantang Pilipino. Kasi nandiyan yung mga sinasabi ko, mga motivo, yung motif, musical motif na talagang sa Philippine music mo na makikita. Ito. Pili na Pinoy. Talagang pag maraming PD, maraming folk song na ginagamit yun. Grabe, no? Pinilipino. O yan, yung mga gumagawa ng kanta dyan, tandaan yung motif na yun, yung tono na yun, at baka pwede nyo gamitin din sa awit nyo para... Pag ginamit nyo sa awit nyo, sigurado magtutunog Pinoy. Yan. Ang dami niyan. Oo. Yan, hanap pa tayo ng ibang kantang ganyan ng tunog, no? May ganyan tunog. Oh. Pero ano ang ibig sabihin ng pamaypay ng Maynila dyan? Di ba may ibig sabihin yan? Eh kaya nga po, ganun hindi daw. Hindi talaga, hindi literal. Yes, sir. Ginang Sonia Rocco, ganyan daw. Yan, mga ganun, no? Ewan ko, hindi naman yata pamaypay ng Maynila. May mga mensahe yan. Hindi ba sinabi nga yung bawat galaw niya? Pag ito'y pinamaspas ng panay at matulin, galit. Ako'y nagagalit. Huwag ko sanang sabihin. O, diba? Pero subalit kong banayad, may ngiti pa at lambing. Lagot na. Ito mo yung mga Michael. Ay, tapusin mo. Di ba dapat kayo humawak ng pamaypay na yun at nang mas maging tama ang ekspresyo? Parang tigas-tigas ng ekspresyo na ito eh. Yung grupo ko, yung grupo. Meron lang akong napkin. Yung Viva la Virgen. Yung grupo niya, Sir John. Yung grupo kong kasalan, inaawit siya na may action pa. Talagang may action. Na-imagine ko na sila, Jonaf at Alex. Ay nako, gusto ko pa ka si Jonaf at si Alex. Kumante-ante sila. Alex ang gitarista rin. Paano nila inaarte yan? Ayan. Eh, alam nyo bang mas nauna pang isinaplaka ni Deli Magpayo, ni Tia Deli Magpayo, ang pamaypay ng Maynila. Mm-mm. Narinig nyo na ba yung verso na yon? Teodoro Ramos, narinig mo ba yung verso na yon ni Tia Deli Magpayo ng pamaypay ng Maynila? Pagkaganda-gandang awit na. Pero hindi ko ngayon patutugtugin. Sa isang linggo na lang. Bakit? Kasi birthday ni Tia Deli. Kailangan magpahalaga tayo kay Tia Deli Magpayo rin. At lilitaw ay 101 years old na siya kung nabubuhay siya ngayon.
si Chadeli Magpayo. Kaya sa isang linggo... Malaki din ang kontribusyon niya. Ay, upo naman. Malaki din ang kontribusyon ni Deli Magpayo. Mm-hmm. At sa larangan ng radyo, talagang pwede siyang... Ituturing mo talaga siya na first lady ng Philippine Radio. Wow. Si Deli Magpayo talaga, di ba? Talagang nagbibigay siya ng payo. Talagang nagbibigay siya ng payo. Ay, oo. Siya talaga ang unagpasimuno naman ng programang nagbibigay ng payo. Itong inyong Tia Deli. 1952, 53 yata nung mag-umpisa yun, yung itong inyong Tia Deli. Narinig daw ni Teodoro Ramos sa programa ni Didi. Dito, patutugtugin din natin dito. Pero sa isang linggo na, ha? Para malapit-lapit sa kanyang kaarawan, ha? Kailan ba kaarawan niya? Ano nga ba? October 29 o 30 ba? Basta yun ito. Towards the end. Titignan ko. Kaya naalala ko bigla eh. Kasi pabaypay ng Maynila. Eh nung si Cecil Lloyd ay si Mystery Singer ay nagkukwento, laging naalala niyang ni-record ni Chadeli Magpayo ay ang pamaypay ng Maynila. Kasi sa Bataan Records ginawa yung plaka noon. Sabi pa ni Teodoro Ramos ay dapat daw bigyan si Pulding Silos ng award. Oo nga eh, kaso hindi naman nabigyan talaga ng award si Pulding Silos. Walang may ilang taon lamang nang nakakaraan nung siya mamayapa na hindi nga namin alam na nasa Pilipinas pala siya. Ginang Corosa. Ay, andyan na si Ate Edith. Oo, dahil nandiyan ka na, mahal na biglang naming click na kagad yan. Ate Edith, humihiling ka ng awit na to. Matagal naman natin hindi na napatugtog dito. At sabi ko, mas maganda nga patugtugin sa Atrenta para malapit-lapit sa Undas. Maganda na natin patugtugin ngayon. At madalang ang medyo nakatatandang Filipino na hindi alam ang awit na ito. Na siyempre naging identified kay Larry Miranda. Ito mga kaibigan ang... Pero kuya, ang Ginong Corosa. Ihandog na natin yan sa ibang humabol pa, no? Na tagapakinig natin. Si Ginong Ferdinand Pagaw, ang Education Program Supervisor ng AP, ESP at ng Youth Formation ng DepEd Taguig at Pateros. Kay Gino Cruz, no? Hindi ka naman late, Gino. Medyo lang. Kay Ray Lakian, Ledesma Rose Autencio, at kay Bob Tan Lopez na sobrang nostalgic daw ang ating programa ngayon. At humabol din si Ferdinand Santos. Ayan, para po sa inyo ito. Yan. Ay, tsaka batiin natin siyempre ang ating kaibigan Manuel Valdemor. Ay, oo. Sabi niya, hello, Manny. Oo, kasi kanina pa pala siya nagmensahe sa akin, hindi ko lang napansin. Nakibahagi siya, sabi niya, ibang-iba sa nena ni kaibigang Heber yung pinatugtog natin kanina. Oo nga. Isang masugiding tagapakinig ng plaka dito sa Paite, Laguna. Sumisinta sa plaka, mabuhay, Manny Valdemor. Ay, salamat, yes. Sir Manny. Salamat sa'yo. Nandiyan ka pala ngayon sa Paite, ha? Oo. Talaga nandiyan ka sa... Talaga naman taga-Paite siya. Oo, talagang taga-Paite naman pala. Dahil hindi ko siya dinadalaw sa Pasig, eh. Pero... na talagang doon siya umuwi sa talaga at na doon nakikinig. Ay, ang ganda ng kapaligiran mo habang nakikinig ngayon, ano? Marahil si, si Ginong Bert Galarpe, batiin mo na rin. Batiin na rin, siyempre magandang gabi. Si Bert Galarpe, maga na, magandang umaga kasi maga niya tayo pinakikinig. Oo, umaga siya nakikinig. Okay. Si Jimbo ba, binati mo na? Magandang oo naman, sa'yo, Jimbo, binati ba? Na natin si Jimbo kanina. Oh, naririto, napakasikat na awit na ito at muli, ipaalam natin sa lahat, hindi po ito kundi man. Akala ng marami kundi man ito, pero hindi ito kundi man. Di ba, Sir Jun? Naririto ang Ate hindi kundi man. Awit ito ng pag-ibig, pero hindi kundi man. Naririto si Larry Miranda sa kanyang signature song, Lumang Simbahan. Hindi kundi. Sa lumang simbahan, aking napagmasdan, dalagat binata ay nagsusumpan, sila'y nakaluhod sa harap ng altar.
sa tigis ang kamay may hawak na punyal. Kung ako'y patay na, ang bilin ko lamang dalawin mo giliw ang ulilang libing. At kung marinig mo ang taghoy at daing, yaw'y pahimakas ng sumpaan natin. At kung marinig mo ang tugtog ng kampana sa lumang simbahan, tumalaw ka lamang, lumuhod ka giliw sa harap ng altar, at iyong idalangin ang naglahong giliw. Maririnig mo ang tugtog ng kampana sa lumang simbahan, dumalaw ka lamang, lumuhod ka giliw sa harap ng altar, at iyong idalangin ang naglaho giliw. Yun. So yun, pinaliliwanag nyo kanina. Hindi nga kundi man ang awit na yan, kundi isang dansa pa rin. No? O baka yung mga tagapakinig natin nalilito, sabi, bakit? Hindi kundi man, bakit? Kasi alam nyo naman, laging sinasabi namin, hindi ko mo lumang awit yung Pilipino, ay kundi man, ha? O. Yung kasing ano niyan, yung parang ritmo, yung pintig, ay batay sa tango, tam, tatam, tam, tam, tatam, tam, tam. Hindi yan ang kundiman. Ibang-ibang kundiman. Parang bayan ko, ibang-ibang tempo ng kundiman eh. Oo. Yun nga. O, sabi ni Tina sa Luciano Swarty Brooks, darating daw yung araw makukumpleto ang credits ng plakang yan ni Larry Miranda. O, hanapin mo, Tina, kasi hanggang ngayon talagang hindi ko makumpleto ang credits niya dahil yung plakang hawak ko hindi naglagay ng anumang datos. Oo. maliban sa Larry Miranda talaga, kahit nga yung alam ko lang kasi, talagang alam ko na si Larry Miranda, kasama niya si Ading at si Ben Torres. Yeah, si Ading Fernando at Ben Torres. Kaya talagang nilagay ko yun. Sigurado ako ron. At boses nila yun. Yung ibang bagay ay wala pa talaga tayong datos. So, para sa mga tagapakinig, ha, kung alam nyo ang awit na yan, tandaan nyo, dansa ang anyo ng awit yan. Sir John, iparinig nyo nga yung tono ng yung tempo ng dansa sa piano nyo. Para sa mga bagong tagapakinig natin na... Para kung ilaw. Yun ang tono ng dansa. Yun ang tempo ng dansa. Yun. So, mga kaibigan, tandaan ninyo, ay, mga nakikinig natin. So, pag dansa... Ganon. Ganon. So, kaya yung mga kanta, so yung mga ganong awit natin na ganon ang tempo, yun ang dansa, ha?
Oh, kaya yung lumang simbahan. Sa lumang simbahan. Ganun din eh. Bansa. Yun, ha? Oh, kaya hindi yon kundiman. Kasi particular na anyo ang kundiman. Kaya nga, particular na anyo rin ang dansa. Particular na anyo rin ang balitaw. So, mainam na alam din natin yung mga anyo ng ating awit. At hindi, lahat na lang ay naging kundiman. Para malaman din natin kung ano tungkulin ang bawat awit na yan, ang balitaw ay papuri sa mga kung ano ng bagay. Pinupuri niyo ang bakya, bakya mo na yun. Pinupuri niyo ang nayon, libis na yung nayon. Pinupuri ang tinikling. Oh, balitaw yung mga yan. Oh, sabi ni Teodoro Ramos, sana maisama rin si Armando Ramos at Sinon Lagman. Eh, nagpapatugtog tayo nung nakaraan lang. Nagpatugtog tayo Sinon Lagman at Armando Ramos. May ilang linggo ang nakararaanan. Mamaya, baka maisingit ko. Antayin mo lang. May gusto akong gawin mamaya. Sandali lang. Anong oras na ba? Ay, naku, ang bilis ng oras talaga eh. Oo, may sorpresa tayo. Ang aga pa eh. Ngayon, may humihiling pa ng awit. So, napagbigyan na natin yung pamaypay ng Maynila. Tapos, ayan na. Alembong, napagbigyan na natin. Eh, ano po ba itong awit na nakalista rito? May biglang nag-type dito, sabi, kung pwede raw patugtugin yung Alaala Kita ni Ruben Tagalog. Alam mo, may dalawang plaka si Ruben Tagalog ng Alaala Kita. Yung isa ay yung PD, yung folk song na rin na bahagi ng kanyang isang LP na 10 inches pa, yung songs of Ruben Tagalog. May isang Alaala Kita na composition ni Mike Bilarde na isang balse. Itong isa ay yung kay Mike Bilarde ay balse, itong kay yung isa PD. Yung PD ay dansa. No. Mas hindi ko alam kung aling Alaala Kita ang tinutukoy nung humihiling Ginang Corosa. Ano pangalan ba nung pang humihiling? Pero itong may paririnig ko sa iyo ngayon ay yung dansa na hindi nakilala ang kompositor at isa sa mukhang isa sa mga paboritong awit ni Ruben Tagalog na paboritong ni Sir Jun De Leon na awit ni Ruben Tagalog. Ang ganda kasi ang Alaala Kita. Oh, itong Alaala Kita na ito, ha? Pakinggan natin narito. Isang harana talaga itong awit na ito. Nasaan yun ang dansa? Alaala Kita. Ginang Corosa, nakuha mo ba ang pangalan ng humihiling nito? Kung ito nga yung hinihiling niya. Baka kasi ang alam niya isang Alaala Kita yung kay Bilarde. Pero sa ngayon, wala ba dyan? Hindi ba nakasulat yung pangalan dyan? Eh, marami na yung ang haba na nito eh. Hindi, ang mga nandito sa akin ay si Nicole, Mary, Muchanang Pasig, Glenn Jacinto, Ang Tangi Kong Pag-ibig, Narju, Dioso, Luis Luis Kawaya, at si Kuya Jun sapagkat ikaw ay akin. Yan ang mga request na yun. Yung Alaala Kita muna nandito na nakita ko kanina. Hindi. Pakinggan natin to, ha? Hindi natin napatugtog nung birthday ni Ruben Tagalog, pero gusto ko patugtugin to eh. Gustong-gusto ko dahil maganda talagang awit ni Ruben Tagalog. Naririto, Alaala Kita. Akala mo yata kita'y nililimot, Alaala Kita sa gabing pagtulog. Ang binabanig ko'y luhang umagos, ang inunan ko ay sama ng loob. Di ka na nahabag, di ka na nawa, lusak ng lupa sa patak ng luha. Buksan mo na, Nenay, ang munting bintana, at ako'y dungawin nagmamakawa.
usap ng lupa sa patak ng luha. Buksan mo na, Neneng, ang munting bintana at ako'y dungawin nagmamaka. Yan ay para kay King Phil Reyes. Siya yung nag-request. Yan ba nga, King Phil Reyes, ang hinihiling mong alaala kita? Kasi oh, may isa pa. May isa pang alaala kita, yung kay Mike Villardi Jr. na composer. Ruben Tagalog nga daw. Ruben Tagalog din yun. Magandang pangharana talaga. Oh, man. Katutubong awit na nga yan. Wala nga, hindi nga alam ang kompositor niyan eh. Talagang isa sa mga unang awiting pangharana yan. Di ba, Sir Jun? Ano yan? Oh. Uwarang awit na pangharana yan. Nauna pa yan sa lumawig. Kasi nga, lumang-lumang. At may hawig daw, sabi ni Teodoro Ramos, sa may isang bulaklak. Well, yon, isa rin katutubong awit yon, yung may isang bulaklak, Sir Jun, ba? Ganda nun. May isang bulaklak, may isang bulaklak na ibig lumitaw. May pagkakahawig mo. Pareho kasi yung umpisa. Yung kasi umpisa pareho eh. Ayan. Oh. Oh. Inulit lang sa mga. Inulit lang. Akala mo yata. Pareho nga yung tono, sir. Ano? May isang bulaklak. May isang bulaklak. O, yun. Akala mo yata. Pero akala mo yata kita'y nililimot. Iba na. Oh. May isang bulaklak. May isang bulaklak. Na ibig lumitaw. Oh, malapit sa may isang bulaklak. Ayun. Ah, hindi pangharana 'yon, mas matalinhagang awit 'yung ganda-ganda rin ng may isang bulaklak na 'yon. Oh, ganda-ganda talaga. Yung may isang bulak. Yung original na lyrics, ha? Pero maraming lyrics din na ginawa. Tapos may version ng Mabuhay Singers na ang nag-lyrics na ay si Don Manoling Villar. Oh, ayan. Ginang Corosa, may humihiling pa ba? May humiling pa ng isang awit. Na kay Silvia La Torre, sino ba yon? Batanggenya ang hiniling niya kasi nagpatugtog tayo ng Waray-Waray, eh hiniling niya, Batanggenya naman. Alam niyang kinanta rin ni Silvia La Torre yon. Oo naman. Meron pang ano, meron pang kahawig ang Alembong, yung Galawgaw. Ah, meron din nga po. Ayan. Oo. Pwede natin patugtugon sa susunod. Pero sa ngayon, Sergio, ang inihanda ko na para paunlakan din natin ang kahilingan, ay yung Batanggenya. Kaya sa mga taga-Batangas, sa ala ay sa mga taga-Batangas na nakikinig ngayon. Yan, para kaya Kuya Ben, kila Kuya Ben. Ano yan, kanina prinsesa ng Kumintang ngayon. No? Ala ay magandang gabi, nare, ang awit ni Silvia, Batanggenya. Ay, pakinggan niyo. Yung bandang dulo nito, magtutunog Batanggenya talaga si Silvia La Torre. Pakinggan niyo to. Ang ganda-ganda ng pagkakaawit niya dito. Batanggenya, mutiang marilat, sa pagsubyo, puso'y tapat. Katulad niya'y talang nagniningning na ilaw ng puso'ng naninimding. Lagi nang may panghalina sa pagsinta. Kung ang hanap mo ay ligaya, umibig ka sa babaeng Batanggenya. Ngunit huwag kang magkakasalang, magsalawahan at madedesgrasya ka. May taglay na hinhin sa tuwina at matiisin kahit na nagdurusa. May ngiti ng sigla at pag-asa, yan ang dalagang Batanggenya. Batanggenya, mutiang marilag, sa pagsuyo ang puso'y tapat. Katulad niya'y talang nagniningning
na ilaw ng pusong nagninimbing. Lagi lang may panghalina sa pagsinta. Kung ang hanap mo ay ligaya, umibig ka sa babaeng Batanggenya. Ngunit huwag kang magkakasalang, magsalawan at madidisgrasya ka. May taglay na hinhin sa tuwina at matiisin kahit na nagdurusa. May ngiti ng sigla at pag-asa, yan ang dalagang Batanggenya. Taglay na hinhin sa tuwina at matiisin kahit na nagdurusa. May ngiti ng sigla at pag-asa, yan ang dalagang Batanggenya. Yan, Batanggenya. Ginang Sonia Rocco, kaya-kaya kantahin mo yan. Oo nga, pag-aralan ko yan. Dami ko pwede ng pag-aaralan. Baka pwede natin pahalitin sa set ng Batanggenya, Boholana. Meron din, di ba? Oo nga. Meron ba? Meron bang Boholana? Oh, meron. Meron yung kung ikaw inday, mangitag pa man yeah. Siguro yeah, ang mayanday, ang Bulanon. Yung Bulanon. Oh. Pero narinig niyo dito sa kantang ito, yung dulo ni Silvia Latore, Batanggenya. Siyempre inihahandog natin 'yan kila Ate Charito, kay Ate Esther at kay Weng ng mga taga Batangas. Mga hipag. Si Kap Pepe Oliveros yata ay taga Batangas din talaga, eh. Batanggenyo rin yata si Kap Oliveros. Magandang gabi sa iyo muli, Kap Pepe. Oh, may humabol ng paghiling dito kung pwede raw naman yung sapagkat ikaw ay akin, o di sige, handa, nakit ito, Rickman Ricky to, matutuwa na naman si Billy, ano? Kuya June! Oo, naririto. Kuya June, para sa iyo. Sige ha, sapagkat ikaw ay akin. Sapagkat ikaw ay parang tayong dalawa ay isa lang ang damdamin. Pag nalulungkot ikaw, bakit ba ako'y naninindim? Ang nararamdaman mo'y nararamdaman kalungkutan o ligaya sapagkat ikaw ay akin. Parang sinadya ng Diyos nang kita'y kapwa isilang na ang pagsintang tao ang kaniyang ibibigay. Sana ay malaman mo na kapilas ka ng puso ko at lagi kang iibigin sapagkat ikaw ay akin. Parang
hinadya ng Diyos nang kita'y kapwa isilang na ang pagsintang taos ang kaniyang ibibigay. Sana ay malaman mo nakapilas ka ng puso ko at lagi kang iibigin sapagkat ikaw ay si Rick Manrique Jr. Isang komposisyon ni Tony Maikes. Yun din ang kompositor nung sapagkat kami ay tao lamang. Anong awit yun, sir? Anong anyo ng awit na yun? Parang ano? Parang pinaghalong balse at danse eh. Kasi parang... Parang gano'n yung parang gano'n. Parang tayong dalawa ay iisa lang ang damdamin. Eh ngayon, may humihiling. Naalala ko tuloy, kinakanta ko rin to dati. O kinakanta rin pala naman ni Nolito. O naman, ikaw pa eh. Kaboses mo nga si Rick Manrique. Hindi. May ibang tunog sino dito na maaring makahawig. Pero siyempre, sino Lito Gregorio? Sino Lito Gregorio? Kung paano si Rick Manrique ay Rick Manrique. Lilet Lavinia, nasiyahan ka ba sa awit na yon? May isang humihiling ginang korosa na mutya ng Pasig daw sana. Oh, nakamunit ka. Ayan, ang humihiling ng mutya ng Pasig, si Nicole Moraga Neri. Ah, talaga? O sige. Okay, pagbigyan natin, ha? Kasi nakahanda. Salamat daw. Salamat daw, sabi ni Kuya June. At naalala niya yung batiin ng happy birthday sa langit. Ang aming namayapang nanay. Sa Lumejab. Paborito niya rin ito. Yung sapagkat mahal kita, eh, si Bob, si Larry Miranda ang nagsaplaka noon. At may version din noon, si Pilita. Teodoro Ramos, may version din si Pilita nung Sapagkat Mahal Kita. Kung hindi ako nagkakamali ha, pero o baka ang naalala ko ay yung Sapagkat Ikaw Ay Akin din. Kasi may kanta si Pilita na Sapagkat Ikaw Ay Akin. No? Pero ni-record din niya yung Sapagkat. Pero titignan ko, kung re-reviewin ko nga kung merong band kanta si Pilita na Sapagkat, kung ni-record din ni Pilita ang Sapagkat Mahal Kita, parang hindi naman baka Sapagkat Ikaw Ay Akin yun. O, pero pagbigyan natin yung kahilingan, ginang korosa ni Nicole Neri. Moraga Neri. Naririto muli si Silvia Latore na nakit, narinig mong kumanta kanina nung Batangginya. Eh naririto. Natural ang boses, binikakapa niya ng Batangginya. Eh ngayon, kakanta siya ng Mutya ng Pasig. Mula sa Batangas. Isang kumintang. Ito ang halimbawa talaga ng kumintang. Sa mga tagapakinig natin, ito ang halimbawa. Hindi talaga kundi kumintang. Yun ang tiyak na anyo ng awit. Yung prinsesa ng kumintang ay dansa. Naririto ang awit o version ni Silvia Latore na gustong-gusto kong version ng Mutya ng Pasig. Kasi naiintindihan ng letra sa pagkakaawit ni Silvia. Thank you.
hilag na lugay ang buhok na ni mo'y agos. Ito ang mudyan ang pasin, ito ang mudyan ang pasin. Sabayang pula dati akong paraluman sa karya ng pag-ibig, ang pag-ibig ng mamatay. Naglahuri ng kaharian, ang lakas ko'y nanipat sa puso tinim ng lahat. Nais ninyo ako'y mabuhay, pag-ibig ko'y Pilipino. Para sa akin yan ang pinaka-Pilipino sa lahat ng gawa ni Abelardo. Pag narinig mo yan, hindi mo iisip yung Europeo o Amerikano o gabang lahi ang gumawa. Talagang Pilipino lang pwedeng gumawa yan. Kumintang. Sa atin, yung iskala ng kumintang, sa atin lang yan. Walang ganyan sa ibang bansa. Yun. Ganda. Oh. Magandang leksyon yan para sa ating lahat. Oh. Lalo na yung mga nagtuturo ng mga klase sa musika, ha? Kung gusto niyo talagang kumuha ng halimbawa ng musikang Pilipino, yan talagang napakatampok na halimbawa. Mm-hmm. Oh. Yan. So, yun ang kumintang. Anyo ng kumintang. Oh. Pero ang ganda ng pagkakanta niya, no? Oo, oh, ganda. Tapos yan, B-flat. B-flat yan, sir. Yan talaga yun, sir. Yan, oh, yan original. B-flat pa. Original yan. B-flat. Kaya ganda-ganda na. Sabi ko sa inyo, sa lahat na narinig kong version, gustong-gusto ko yan. Ganda, ganda. Na person ni Sylvia Latorre na mutya ng Pasig. O, nagtatanong si Teodoro Ramos, parang hindi pa natin napatugtog sa plaka natin ang tawag dito, ang Maya. Hindi pa natin nagagawang patugtog. Ah, no? Estela. Pero, Estela. Oo. Pero, minsan ay patutugtugin natin ang Maya. Si J. Myla Opilencia, Ginang Corosa, tinatanong, Sylvia Latorre ba ulit? Hindi naman. Nagkataon lang na may humiling at kaya pinatugtog natin ang Sylvia. Para, ang ginagawa natin ngayon, sino itong nagtatanong? Dalawa kasi ang Maya. Ano bang Mayang gusto nila? Mayang masaya o Mayang malungkot? Merong Mayang malungkot. Meron din, may Mayang malungkot eh. Oh. Yung may Mayang malungkot, Estela pa rin yung sereo. Estela pa rin nagawa. Ang ayan ito, nagbihirang magkomentaryo si Ma'am Lourdes David. Oh, magandang gabi, Ma'am Lourdes. Sabi niya, ang ganda talaga ng kanta na ito ni Sylvia. Bagay sa boss niya at ang ganda ng phrasing. Oo naman. Talaga po. Talaga, ang ganda. Ang ganda, ganda. Ganon, talagang alam na alam mong si Sylvia Latorre yun. Ngayon, 9:55 na. Marami pa tayong nakahandang patutugtugin dito. Bilang pagbibigay sa kahilingan dati pa ni Teodoro Ramos din na magpatugtog ng Betty Rivera, eh magpatugtog tayo ng isang awit ni Betty Rivera na gustong gusto ko din. Kanina bang komposisyon ito? Tex Salcedo yata ito. Eh, no? So naririto,
Makinig tayo. Si Betty Rivera po ay naging miyembro ng Mabuhay Singers noong 1969. At nung bungad ng dekada 70 na buo yung grupong ito, ay bahagi noon si Betty Rivera. Nandito ang awit niya. Pakinggan natin ang pero ayun. Kitay Minamahal. Binaligtad eh. Minamahal kita. Ginawa niyang Kitay Minamahal. Pakinggan natin ito. Bakit mo inakalang hindi totoo ang sumpa ko sa pagsinta? Aba? Ay? No, sorry, naputol, nawala. Sorry po. Bakit mo inakalang hindi totoo ang sumpa ko sa pagsinta? Sinabi ni si Teodoro Ramos. Oh, yun si Betty Rivera, ha? Ganda, maganda rin ang boses niya. Ganda, maganda. Na naging miyembro ng Mabuhay Singers simula noong 1969. Maganda ang boses. Hmm? Si Yolanda Guevara. Nabanggit ka si Yolanda Guevara. Salamat sa mga piling awitin. Sabi ni June Bautista naman, ang sarap pakinggan habang ako'y nagbubulay-bulay.
Salamat din, June Bautista, na nagpo-post ka sa Facebook mo ng tungkol sa plaka, ha? Salamat. Nakakasipag mag-post sa June Bautista. Si June Bautista. May humihiling, ginang korosa ng O Ilaw, ay pakitala mo yan. Ito na, humaba na. Kabilaan na. Ang kaibigan nating si Nolito, ang gusto niyang awit a version ay yung bilin na duet. Alam mo ba kung sino nagbilit duet na yon na recording? Sa Bataan Records yun, si Mystery Singer at saka si Baby Jane. Ang maalamat na si Baby Jane, na hindi yung bata, ha? Hindi yung alaga. Na si Baby maalamat. Jane. Maalamat. Mm. Hindi yung bata na anak ni Tarzan. Susan Corabo ang talagang pangalan niya. Si Baby Jane. Nag-original na nagsaplaka ng ang pipit. Yun ang korosa. Dalawa request ni Nolito, Bulalakaw sa Kayambini. Sabi ko nga, yung sa susunod nating maitatampok ay yung version ni Robin Tagalog na orihin, mas naunang version, tapos yung kay Rick Manrique Jr. na Bulalakaw din. Sergio, may sinabi si Teodoro Ramos dito, sabi niya. Ano sabi niya? Sa mga naisaplaka ni Celeste, hindi niya isinama ang Mutya ng Pasig. Si Celeste kasi ay gumawa ng tribute kay Sylvia. May long playing album si Sylvia Latorre. May long playing album si Celeste Legaspi na tribute kay Sylvia Latorre. At doon sa LP na yon, hindi isinama ni mahirap. Mahirap sa Mutya ng Pasig. Kadalasan kasi ang mga nasa pop, hindi nila kaya ang classical. Kadalasan. Maari naman, baka lang hindi talaga sinama. Maari naman kaya niya. Baka lang talaga hindi sinama. Pero alam ko, kinanta ni Celeste yan doon sa isang album niya na ang pangalan ay Collection, na mga kundiman at ibang klasikong awit na Filipino na inareglo ni Ryan Cayabyab para kay Celeste. May ganun LP si Celeste Legaspi. Pwede naman ibinaba. Pwede naman ibaba. At mukha nga at iniayon sa boses ni Celeste. Iniayon. Pagkanta. Ganun. Mm-hmm. Ginang Corosa? Si Father Mars Caravio. Nagpasa natin yung kanyang comment dito. Ang ganda. This episode is so enlightening. Salute to all. Kasusunod na daw siya mag-request kasi nakikita niya dami ng re-request. Sige lang, Father Mars. Pumila ka. Mag-request ka. Bakit hindi? Bakit naman hindi? Pwede naman. Pwede naman. Kung mapagbibigyan, ay pagbibigyan. Kung hindi, ay hindi. Hindi kayo hoben nga. Nakakatawa. Sabi na, pwede palang mag-request. Pa-request nga kahit isang oras lang pag Linggo. Yung sobra naman. Pag Linggo, may ibang nagpo-programa po yung anak namin, si Aya. Pero sa Sessions Live yun, ay contemporary OPM ang kinakanta niya. Siya ang nagigitara sa kanyang sarili. Si Haraya Corosa. Pag Linggo po yun. Yaan. Ano pa? Aha. Si mahirap ang kundima. Totoo naman talaga. May mga kundima na pwedeng kantahin ng natural na boss pero merong composition na kaya nga na sabi ni Sergio. Yun na yung mga art song na nagiging art song na Sergio, di ba? Yung mga kundima na kundima art song. Kasi nga yung kumenta nga siya ng Pasig, art song yun. Naging art song na siya. Yan. Mm-mm. Ngayon, palagay ko, dapat magtungo na tayo sa ating... At yung nasabihin ko na yung lalapatan ko ng pagkikang bukal ng awit ko, gagawin kong art song din yun. Ganun, sir? Yung aking pula na bukal ng awit? Oo, gagawin ko yung art song, yung kumintang, gagawin kong kumintang. Wow! Narinig niyo yun, ha? Saksi kayong lahat, ha? Meron po akong tula na ang pamagat ay bukal ng awit. Gagawing art song, lalapatan ng musika ni Sir Jun De Leon. Salamat, sir, ha? Ngayon pa lang. Maganda yung tula yun. Maganda yung tula. Wow, salamat po. Ngayon pa lang ay nananabik na akong makinggan yan. Okay, teka. Bago tayo, parang lumulungkot na ang gabi at lumulungkot ang ating mga awit. Magsaya-saya tayo ng konti. Baka pwede tayong mag-chacha muna, ginang Sonia Rocco. Ayan. Mag-chat-chat tayo, Ginang Rocco, ha? Oo, pakinggan natin muli. Hindi ko napatugtog. Nung nakaraang Linggo, nung nakaraang Sabado, hindi natin napatugtog to. Si Ruben Tagalog, kasama niya si Chadeli Magpayo na October rin ipinanganak at magdiriwang din ang kaarawan. 101 years old na siya sa magkakatapusan ng October. Narito, may dueto sila. At sa duetong ito,
ang umakumpanya, Tina, Swarty Brooks, ay si, ang iyong daddy na si Dominic Salustiano. Narito, gusto ko itong awit na ito, Celos Chacha. Mm-hmm. Celos! Iliw, bakit naninimdim, di ayong umiti, man lamang sa akin. At kung ika'y kausapin, mukhang nagagalit, di mo ako pansin. Alam mo namang, ako'y maramdamin, bakit ka maligaya kung nasa ibang feeling? Di ba, may taglay kang lihim, makunwari lamang, pagsuyo mo sa'kin. Di ba, kung tunay kang giliw, ang puso mo'y hindi magtataksil. Celos, hindi dapat magselos, pagkat siya'y nagbubunga ng sama ng loob. Celos, hindi dapat magselos, pagkat siya'y nagbubunga ng sama ng loob. Ika'y kausapin, mukhang nagagalit, di mo ako pansin. Alam mo namang ako'y maramdamin, bakit ka maligaya kung nasa ibang piling? Di ba, may taglay kang lihim, pakunwari lamang, pagsuyo mo sa'kin. Di ba, kung tunay kang giliw, ang puso mo'y hindi magtataksil. Dapat magselos, pagkat siya'y nagbubunga ng sama ng loob. Selos, hindi dapat magselos, pagkat siya'y nagbubunga ng sama ng loob. Ganda, masaya. Selos. Ayan. Hindi dapat magselos. Ayan. Tinatanong ni Teodoro, Globe Records ba yung una sa bilang? Hindi. Panahon ng dekada 50 na naglitawan yung maraming recording company na Super Records, Globe Records, Riego Records, yun yung mga ilang mga recording company pa bukod sa Bilyar. Pero ang nauna, mas nauna talaga ay yung noong 1948 nga lumabas yung Philippine Recording System, Bataan Records, Kamulabe Records. Yun yung label nila. Pero Philippine Recording System. Ibig ko lang usapan. Si Jerry Magpayo, yes, pala. Pinanganak ng October 29, 1920. Opo, yun. October 29 nga. Kaya nga po tama-tama, Sir Jun, na next week magpaparangal tayo kay Tia Deli ng konti. Konti lang. Hindi naman natin mapupuno yung programa natin. Ilang na ang plaka ni Tia Deli na meron ako. Hindi ko, pero magpapatugtog tayo ng ilang plaka. 29, oh. Ang sabi ni Tina rito ay, para pong na-imagine ko na sa buong orkestra na live sa isang nightclub at nagsasayawan ng cha-cha ang nightclubbers ng 1950s. Mga alta ng lipunan. Well, maraming pelikula ng LVN at sampagitan na nakikita natin yung mga club na yun, yung mga kumakanta talaga, di ba? Ano naman ito, sabi nitong si Ruel Galino 12, sarap talaga pa yan ang ating pumanang kanta. Namin ko ang lola ng kumakanta ng mga kanta ni Jovita Fuentes. Ah, si Miss Aika Lizon. Sana ay makami makapanayo na naging malapit o nakasama si Tia Deli. Sana nga, sana ay meron. Pero
hindi lahat, hindi buong programa natin sa isang linggo ay kanta lang ni Chadeli. Kasi higit sa lahat sa isang linggo ay papunta tayo dun sa undas, kaya ang magiging tema natin talaga sa susunod na linggo ay ala-ala. So, may tema tayo sa susunod na linggo. Mga awit na may ala-ala. Kaya ngayon ala-ala kita, hindi ko talaga balak patugtugin ngayon eh. Kasi pang isang, para sa isang linggo sana yung ala-ala kita ni Ruben Tagalog. Oo. Ano't ano man ay... Yun nga, saan ka man naroon eh, tungkol sa pag-ibig, pag ginagamit ka sa, ano, sa libing, saan ka man naroon? Ayaw nga po, laging nagiging pang sabi ko nga, nakakarinig ako ng karo na tumutugtog yung saan ka man naroon. Bagay eh. Oo, ginawang ganon kasi umaangkop daw. Para naman nga. Siguro nga. Oo. Eh ngayon, ito pa, kahilingan mo ito, Teodoro Ramos, ha? Magpatugtog ako ng, ayan, hinanap ko talaga yung LP ko ng Carmen Soriano. Ayan, oh. Tingnan niyo ito si Carmen Soriano. Yan. Oh, ganda niya, no? Yung nanay ni Lloyd Sammartino to, di ba? May isang maganda siyang awit sa LP na to na gustong-gusto ko at nais kong patugtugin natin ngayong gabi, ha? Oh, para sa'yo, Teodoro Ramos, na ilang beses bumanggit kay Carmen Soriano talaga. So, napakaganda nitong, alam nyo, Ilocano song ito, Banat Pati si Ira. Jimbo. Pati si Jimbo yata, nag-ano din Carmen Soriano noon. Alala. Ayan, oo. So, ito, Teodoro Ramos, binanggit mo si Carmen. Ayan, magpatugtog tayo ng Carmen Soriano. Pero itong awit na to, Banatiran, na kanta ni na Ilocano song na pinatugtog natin ng guest natin si Ray Lucero, dahil ni-record ni Ray Lucero yung original na Banatiran, pero walang kinalaman sa ibon itong version ni Carmen Soriano na niletrahan ni Don Manoling Villar. At ang maganda sa plakang ito, nagkaroon ng bahaging ang binigkas nagsalita si Eddie Rodriguez, yung aktor na si Eddie Rodriguez. Naalala niyo ba yan, yung aktor na si Eddie Rodriguez? Oo, ayan. Na tila naging kapareha yata ni Carmen Soriano, ano? At gustong-gusto kong maibahagi sa inyo ngayon ito. Ang ganda-ganda para po sa ating lahat ng mga nagmamahal, nagmamahalan din ng Corosa, sige. Oo, isa sa mga nagmamahal at minamahal nating inaanak. Oo. Handog natin yan kay Miss Beverly Wicko, si. Nakikinig siya. Nandiyan. Wala sa Cavite. Hello. Sige. O, naririto. Pakinggan natin to. Sa inyong lahat na nagmamahal, minsan pang magsumpaan. Ipagdiwang natin ang gabi, aking mahal. Muli at minsan pang tayo'y magsumpaan. Dilim ng gabi be ilaan natin
tayo'y at tayo'y minsan pang magsumpaan. Dilim ng gabi ay ating pagtisa at ang bawat sandali panghinayang makarangan. Limutin natin ang lahat. Limutin natin ang lahat sa ating isipan. Ang gabing ito'y ilaan natin para sa ating dalawa lamang. Nangangamba ako sa pagdating ng bukas. Hirap. Sana ang gabing ito ay wala nang katapusan, mahal ko. Limutin natin ang lahat sa ating isipan. Itong gabi ilaan natin sa atin Ilocano yung kantang yan. Yun nga, kasi sir, eh. Sa yung third note natatapos ang Ilocano song. Oh. Hindi sa do, sa mi. Ayun. Yung do, ang umpisa, sa mi natatapos. Hindi sa do. Ah, ganon? So, pa ito. Ay, marami Ilocano song. Tarararang. Oo. Oo, ganon pala. Maraming kantang ganyan, Ilocano. Yan ba yung banatiran? Yan yung banatira, no? Po. Yan yung banatira. Pero ano, salin. Ay, hindi iba saling awit. Hindi saling awit, ginang Sonia Rocco. Sa klasifikasyon ko, palit-awit. Palit na, iba-iba na. Hindi na tungkol sa ibon. O, di ba pinaliwanag ni Ray Lucero nung nakaraang panauhin natin siya kung tungkol sa yung banatiran? Oo. Ngayon, walang kinalaman sa ni anumang ibon ito. Iba rin ang klaseng boses ni Carmen Soriano, no? Oo, oh, at natuwa si Tina. Natuwa si Tina sa Luciano. Ayan, sabi niya. Sa wakas po, isang seleksyon ni Carmen Soriano. Matagal siyang umawit at naakumpanyahan ni Mang Dominic sa Bulakenya Restaurant sa Rojas Boulevard noong early 70s. Oh, sa wakas. Oo, isa rin si Tina kasi sa mga naghahangad na makarinig ng mga Carmen Soriano. So, at si Jimbo ay natuwa, nagpadala ng masayang emoticon. At dahil nasa New York, mayroong pa tayong dapat batiin na nasa New York. Ang mga kaibigan ni Miss Ray Lucero, sila Ami Carion, Harjat Modjo, at sila Chita at Bonnie Atanasio. Magandang gabi po sa inyo. Nasa New York ba sila o sa California? California sa, yata ang nasa sila. New York, si Ami Carion, Harjat Modjo. At ang nasa California, si Chita at Bonnie Atanasio. At syempre, batiin na rin natin si Ami and Prudem Puruganan, ayan, Mario Liwag at Esther Ordame. Ayan. Gandang so, sina Carmen Soriano, Carmen Patenya at Pilla Colas, magaling ng mga awit. Ayan. Mayroon pang isang Carmen dyan. Huwag mo kalilimutan. Ni Carmen Soriano, Carmen Patenya, at meron pa, Carmen Camacho. Ha? Camacho. O yan, nawala na yung mga... Mina, wala tayong mga tagapakinig sa
FB page ng Harana ng Puso. Nawawala sila talaga yan. Unique talaga si Carmen Soriano. Bumubulong-bulong na nagbe-belt. O yan, nasiyahan naman mara. Ni Carmen Perinya pa, tama. Si Carmen Perinya, hindi na... Minsan ay napatutok si natin sa ano, Valentine's. Si Carmen ni Rogelio de la Rosa. Si Carmen. Carmen Rosales. Carmen Rosales. Rosales. Oh. Rosales Pangasinan. Sa kanya pinangalan yung Rosales Pangasinan eh. Kanya pinangalan. Kaya nga sir, opo. Oh. At dalawa yung Carmen Rosales. May Carmen Rosales na nag-champion sa tawag ng tanghalan. Yan. Oh, eh ngayon, sa oras na ito, dapat na natin itampok. Itanghal ang ating tampok na kundiman. Sir Jun, narito na po ang ating hari ng kundiman. Sir Jun. Sige, maraming salamat. Ang lumika ng musika ng tampok na kundiman natin ngayon ay si Francisco Santiago. Siya ang naitalang lumika ng unang art song kundiman o kundiman bilang awit sining noong 1917. Pinamagatan niya itong kundiman, mas kilala sa tawag na anak ng Dalita. Ang kundiman bilang awit sining ay hindi isang payak na daloy ng emosyon. Malakas dito ang elemento ng pagmumuni, no? Kaya sa halip na tumuloy agad sa bahagi ng coro ay may transition muna. Mas intellectual ang anyo nito kaysa sa ordinaryong kundiman. Gayunpaman, mas pinaiigting ang damdamin ng bawat bahagi nito at madalas ay itatapos sa napakataas na nota. Ang pag-awit ni Rick Manrique ay isang tamang paraan ng pag-awit ng kundiman. Natural ang boses, malinaw ang bawat letter na tila nakikipag-usap, at hindi siya performer lamang. Sinasabuhay niya ng lubos yung kundimang titik, yung titik ng kundiman at yung musika nito. Pakinggan natin ngayon ang kundiman, anak ng Dalita ni Francisco Santiago at Diogracias Rosario sa pag-awit ni Rick Manrique. Ako'y anak ng Dalita, na tigib ng luha, ang naritong humihibig na bigyan ng awa. Buksan mo ang langit at pusa mong pakinggan ang aking ligali sa kapagdaramdam. Ay kung hindi ka mahahabag sa lungkot kong dinaranas, puso't diwa'y nabibiha sa dilim masasadla, magtanong ka kung di tunay sa kislap ng mga tala, magtanong ka rin sa ulam ng taglay kong Dalita. Sa dilim ng gabi, aking nilalamay tanging larawan mo ang nagiging ilaw. Kung ikaw ay mahimbing sa gitna ng dilim, ang iyong ihulo, puso mo sa akin. Tanging
larawan mo ang nagiging ilaw. Ang iyong ihulog buhay pag-asa. Pag-asa. Ang taas ng boses, Eric, yan, la sa itaas. La ba yun? La? La, oo, oh, la. Sa itaas. Malapit na sa itaas. Wow. Okay, Lilet Lavinia. Oo nga. Palagay ko masayang-masaya ka. At ang humiling ng awit na yan ay si yung ginakorosa. Si Ma'am Chedora si Kia, retired teacher ng Pateros sa San Roque Elementary School. Yung hiling mo, yung sa yun? Ah, baka hindi ano lang tao, mga tagapakinig natin, na siya rin ang gawa ng Pilipinas kong mahal. Si Francisco Santiago. Si Francisco Santiago. Yan. Si Professor Francisco Santiago. At ni Francisco Santiago Hall. Siya ang unang-unang director ng UP, unang-unang Filipino director ng UP Conservatory of Music. Yun. Kauna-una ang Filipino director. Kasi dati ang director ay Amerikano eh. Ang mga naunang director ay Amerikano. Oh, si Lilet Lavinia, yes, sabi niya, di ba? Ito, kinanta rin pala ni Joel Malabana nung grade 4 ka. O, eh, ngayon mo rin kantahin, Joel. Kantahin mo rin. Kantahin mo ngayon ang kundiman. Kumpanyahan ko siya sa piano. Oh, isang kundiman talaga ito. Yan ang kundiman. Sa buong gabing ito po, mga kaibigan, iisa lang ang ating pinatugtog na kundiman, ha? Yung Anak Dalita. Uh-oh. Yung ibang mga awit na pinatugtog natin, merong dansa, may balitaw, may balse pa nga, merong pandango pa, pero ito, kundiman. Ang kundiman. At ang ganda na sinabi ito ba yung theme song, Michael, sa Anak Dalita na sine? Ginamit po na team song kasi yung awit na ito 1917 pa. Di ba, Sir John? 1917. Eh yung pelikulang Anak Dalita ni Lamberto Avellana ay 1957. Ah, wow. So ilang pong taon ang pagitan? 17. 40 years ang pagitan. Ganun naman yun eh. Ang daming pelikula ng LVN Pictures noon na gumagamit ng mga theme song na kundiman talaga. Mga yung Pakiusap at saka Madaling Araw, parehong may pelikula na ginamit na theme song yung mga kundiman na Pakiusap at Madaling Araw na parehong si Francisco Santiago rin ang lumikha. Oo. Mahirap talagang kantahin ng kundiman kasi hindi pwedeng performer ka lang na parang in-impress mo lang yung audience mo, kundi kailangan dala-dala mo yung damdamin eh. Bihira na kakaila. Kagaya ni Rick, saka Rick Manik, saka si Erwin Tagalog, si Eli Bautista, sila mismo yung emosyon. Parang nangyayari sa toong buhay nila yung pinasinasabi nila. Mm. Hindi pala ba? Kaya sabi po ni Tina, ang galing naman ang paliwanag ni Prof sa pagiging mga awit ng kundiman ni Rick Manrique. Tunay na tunay talaga ang damdamin sa pagkanta. Oh, yes. Sila yung damdamin. Yung damdamin ay nagiging sila. Sila yung damdamin, sila ay damdamin ay sila. Parang gano'n. Ayan. O yan. Naku. Ay ginagabi na naman po tayo. Lumampas na naman tayo ng alas 10. Pasado na naman tayo alas 10 na yan. Alas 10 media na. O, kaya di ba kanina sabi ko, dalawang oras pong mahigit tayong makikita. Mahigit. May mahigit na yung sabi ko, hindi na dalawang oras. Talagang ganun po at maraming salamat muli sa inyo mga kaibigan. Salamat po sa pagiging laging naririyan ninyo at katuwang namin sa pakikinig ng plaka. At pati si Bebang C, kailangan banggitin natin to. Si Bebang C ay nakikinig sa atin ngayon.
i-anunsyo natin na sa November 22 may espesyal na programa po ang Plaka na magiging bahagi ng Performatura 2021. Yeah. At doon sa November 22 na yon, araw ng Lunes yon, mapapanood nyo ang espesyal na edisyon ng Plaka na nagpupugay, nagpaparangal kay Jose Corazon de Jesus, ang hari ng Kundiman, hari ng Balagtasan, ang itinuturing na pinakabantog na makatang Filipino sa unang hati ng siglo 20, at siya ring nagletra ng napakaraming bantog na kundiman at balitaw sa ating bayan. Pinakatampok siyempre ang pagliletra niya sa mga awiting Pakiusap, Madaling Araw, at sa balitaw na Dalagang Pilipina, at sa mga dansa na Tampuhan, at saka yung isa pa, yung kabaligtad ng Tampuhan, sir, Lambingan. Bayan po. At siyempre, ang pinakasagatang kundiman na niletran niya ay ang Bayan Ko. Diba? Yun, ang Bayan Ko ay isang kundiman. No? Kaya po maraming salamat. At antabayanan po ninyo yan. Mag-a-anunsyo po kami sa mga susunod na pagkakataon. Ito po ay, yung Performatura po ay pagtatanghal na itinataguyod ng Cultural Center of the Philippines, yung Intertextual Division ng Cultural Center of the Philippines. At si Bebang C ay siyang alam kong nangangasiwa ng Intertextual Division na yun, ng Cultural Center of the Philippines. Naanyayahan po, kaya kaming apat ay magkakaroon po ng isang espesyal na edisyon ng Plaka para sa programang iyon, no? Pero sa November 20 naman CCP. Po, magkakaroon pa rin naman tayo ng CCP. May regular na programa tayo, at doon ay magtatampok din tayo siyempre ng mga tula at awit ni Jose Corazon de Jesus para sa November 20. Pero iba po yung edisyon ng November 22. Kaya panoorin din po sana ninyo. I-anunsyo po namin. Sigurado po, walang duda. Para kapiling namin kayo sa gabi niyan sa November 22. Ayan, maraming salamat mga tagapakinig natin. At sa mga humiling, next week po, ang mga awitin natin ay may kinalaman sa pag-alaala. Dahil nga kasi mayroon tayong gugunutain, aalalahanin sa pagsapit ng unang araw at ikalawang araw ng Nobyembre. No? So, dalawang magkasunod na araw yun eh. Yung isa ay... Michael, sa mga... i-request ko ha, yung lagi kitang naaalala. Meron tayong matutuloy na... Baka makalimutan. Ipo de Silos. Meron po tayong patutugtugin na yan at nakuha ko na yung plaka. Sige po. Bye. Magpapaalam na po tayo. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po. Masarap pa po sana, pero matutulog naman dapat tayo. Ho. At sana'y maalala nyo ang mga pinatugtog nating awit at lahat ay maging bahagi ng inyong matamis na panaginip. Maraming salamat. Yung magandang pagkilala sa musikang Pilipino. Marami kasi ngayon lang nakapakinig eh. Ang sarap pala makinig sa musikang Pilipino. Totoo. Ayun. Salamat po. Salamat naman at masasarapan. Dapat lamang po nating malaman ang musikang Pilipino. Na hindi nag-umpisa ang musikang Pilipino noong dekada 70 lang. Ha? Gaya ng sinasabi ng isang ng isang ahensya. No? Di ba, Sir Jun? Nag-umpisa po, matagal na nag-umpisa ang musika ng ating bayan. Matagal na. At bago pa magdekada 70, ay marami nang naisaplaka. Ang ating pong mga pinatutugtog talaga ay talagang mga awitin ng mga awit na nagsaplaka ng dekada 40, 50, 60. May ilan lang na humabol na mag-record ng dekada 70, pero ang ating pong pinatutugtog sa plaka ay yung mga mas madalang ng nating mapakinig at mga nagsaplaka nga po, yung iba pa, dekada 30 pa eh. Natin pinatutugtog natin. Mula sa ating mga koleksyon, sa sariling koleksyon ng inyong lingkod at sa mga koleksyon ng mga kaibigang nag-aambag sa koleksyong ito ng plaka. Pamana ng lahi, arte, kultura at iba pa. Muli, maraming salamat at magandang gabi po sa inyo. Salamat po, magandang gabi po sa inyo. At dahil tayo ay nag-umpisa sa Dama de Noche, magtapos tayo sa isang awitin pa rin ng tungkol sa Bulaklak.
Narito muli, Lilette Lavinia, si Rick Manrique Jr. Nako, Rick Manrique na naman yan. Narito naman at pakinggan natin ang kanyang awit tungkol sa isang, palagay ko mabangong bulaklak din ito, ano? Pero hindi ko na maalala ang itsura nito. Kamya. Ay, ang mabango yan. Ayan. Ay, naririto po, bilang pangwakas nating awit ngayong gabi, sana po ay maisiping natin sa pagtulog ang halimuyak ng awit na tungkol sa kamya. Ikaw na kamya sa aking hardin, nang ubod pa lamang ako'y nabaliw. Dinidilig kita ng hamog ng pagsuyo, tigib ng pag-iliw. Hinahagkan ka rin ng init ng araw sa puso ko ng gani. Sa tuwing umaga, kung ako ay naging panata ko, bang mo'y mahagkan. Subalit minsang hinanap kita, sa aking hardin ay naglaho ka na. Tanong ng puso ko, saan nagtungo ikaw na kamya ng buhay ko? Di mo lang bati kita'y hinihintay, at ang nasa mandi pangarap ang napagmasdan, sa aking hardin ay muling natanaw ang kamya na tanging ligay, at buhay ay aking din magpakailanman. Di mo lang bati ay hinihintay, at ang nasa dibdib dalangin ay ikaw. Mandi pangarap ang napagmasdan, sa aking hardin ay muling natanaw ang kamya na tanging magpakailan. Narinig po ninyo ang plaka, pamana ng lahi, arte, kultura at iba pa. Ikinarangal po sana nating mabatid ang ating sariling galing, lalo nawa nating mahalin ang bayang mag-iliw. Hanggang sa susunod na Sabado, may tipanan po tayo upang ipagdiwang ang ating pagka-Filipino. Salamat ng walang hangga, at sana po, sana, pag-ingatan natin ang ating laka.